Magandang buhay mga paps, welcome back sa channel ko. So ngayon, sa harapan nyo ay ang aking Fokinti bonsai material. So ngayon magpuprun ako, pruning yung gagawin ko rito. Tapos baka bukas ay repotting kapag may time ano. So, sobrang wild na kasi siya. So supposedly ganyan lang siya kataas mga paps. Ganyan, ngayon sobrang taas na. So papakita ko muna sa inyo ang kabuuan bago tayo mag-umpisa ng workshop. So ito nga mga paps, ang aking Fokinti. Ayan. So sobrang wild na siya at sobrang taas na. Marami na rin siyang escape routes. Kaya ito yung tatrabahuhin ko ngayon. So tingnan nyo kung gaano siya kataas. Ayan. Sobrang wild, as in wild na wild. Isang taon yan mga paps na napabayaan. Kaya ngayon ay magbabrand selection ako, magpupruning at brand selection para ma-reduce yung size niya at maging compact. So tara, umpisa natin mga paps. So mga paps, ito ang unang gagawin ko ay i-reduce ko muna yung height niya. Puputulan ko muna siya as in pruning lang. Pruning lang muna para bumawas yung height niya. At sobrang taas na nito. Ito yung naputol ko. Isa sa naputol ko. Yan. Sobrang taas. So sayang ito. Actually, pwede siyang gawing cuttings, ano? Nabubuhay yung cuttings nito. Kaso, marami pa naman ako ibang materials na tulad nito, kaya tapon na natin. Mga paps, uunahin ko muna itong escape routes. Tatanggalin ko muna to para maging flat yung tayo ng ating bonsai mats, ng ating Fokinti. So ayan mga paps, ito yung napili kong front ano. So ngayon, ipo-brand selection ko siya base dito sa front na yan. So ang tatanggalin ko mga paps yung mga branches na nagko-cross sa main trunk at nagko-cross sa bawat isa, tsaka yung mga branches na papasok at mga sa tingin ko ay hindi masyadong kailangan at pangit tingnan. So yun ang gagawin ko. Panoorin niyo po mga paps. Thank you.
ayan mga paps. Bali, ito yung naging resulta no, ng ating ginawang pruning. So, dito yung aking apex, yung trunk, isang trunk dito. So, bali, parang twin trunk siya mga paps. Yung isang trunk dito, ni-reduce ko yung height. Tapos dito ako kumuha ng main trunk line. Tapos ito yung back branch niya. Dito, sa part na to. Ayan. So ang gagawin ko mga paps, iriripat ko na to diretso. So ipapakita ko kung gaano karami yung na-reduce na foliage. Ayan siya mga paps, sobrang dami. Ayan. Ngayon, ito lang yung natira ko. Ayan, ito yung front niya. So iriripat ko muna. So mga paps, na-approve ko na yung pupinti natin na hindi ko na pinakita para hindi tatagal yung video. So root pruning muna, magbabawas ako ng ugat. Kung makikita nyo itong top root, yan, tatanggalin ko yung top root na yan at iiwanan ko itong mga radial na nandyan sa taas. Kasi dito ko siya itatanim, mababaw yung pot. Kaya kailangan magbawas ng top root. Ito na mga paps, ito yung nabili kong front. So ganyan, so itatanim natin siya ng ganyan. Of course, syempre mga paps, merong drainage yung ating pot. Maliliit lang yung butas niya pero magiging good drainage pa rin yan kasi ang gagamitin yung soil medium ay river sand, pure na river sand.
paps, natapos ko na matrum at mairipat yung aking Hokkien tea bonsai. Ayan. So, ito yung kinalabasan niya, mga paps. So, nandito yung apex. Dito. Ayan, okay na yan, mga paps. So, ayan. So, papakita ko sa inyo kung nang malapitan para makita mo yung picture na. So, ito na siya, mga paps. Yan yung front niya. Yan. Yan ang itsura niya. Pukin tea. Yan yung front. So, papakita ko ng paikot. Yun. So, ayan mga paps. Maraming salamat. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko, si Mang Bonsai at iba pa. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Maraming thank you ulit and magandang buhay.